Magandang umaga mga katrabaho. Ayan ito na yung ating uling trabaho dito sa bubong ni Ma'am Galang, ni Ling Galang. Ayan, tapos na po tayo. Maraming salamat at wala pong nangyari sa atin dito. Naingatan po tayo sa bubong. Alos dalawang linggo mayigit na ginawa natin. Kaya lang, kaya umabot po tayo ng dalawang linggo alos. Alos dalawa lang po kami gumagawa. Tapos hindi pa po tayo dire-diretso yung trabaho natin, mga katrabaho. Kaya alos dalawang linggo mahigit. Tapos nagtagal po tayo. Tapos sa mga pasya, hirap po siyang galay. Gawa nung wala siyang ano, wala siyang sineto sa ilalim, hindi siya nakasagat. Kaya nag-aalay tayo. Kung minsan, makikita mo sa taas, diretso. Pagdating mo sa baba ay baloktot pa rin. Kaya kung minsan, nagtatanggal pa rin po kami, mga katrabaho. Kaya doon po tayo nagtagal. Doon po tayo nahirapan. Kahit na gano'n naman po, ay ginawa rin po natin yung ating dapat na nararapat na ipapahuli. Maayos yung ating magkakabubong ng mga... Ngayon, ipapakita na natin kung paano yung pagkakayari niya na mga katrabaho. Dani, ano mo, huwag mong igilid sa kanto, ha? Layo mo, mga tres. Kailan lumalayo, lumalayo siya ng mga tres yung dashboard natin. Ayan po, mga katrabaho, naglalagay po sila ng butas doon, ala, dito sa isa. Bali, isang butas na lang. Kaya, ayan, ang ating natapos na bubong ni Ma'am Gala. Ayan, pinapa-input natin yung ating camera para... po yung ating ano nagawa ng sa ating pagbubong. Nakikita nyo po. Ngayon, kung satisfied po kayo sa ating pagkakagawa ay maraming salamat po sa inyong mga suporta na aming ginawa dito sa bubong, no? Tapos yan, tuloy-tuloy lang po kayong manood sa ating pagbablog para makita nyo kung paano tayo magtrabaho sa ating mga ginagawa. Ayan po yung si sa kabila, bahay. Ayan, shoutout po kay Pipay, apo ni Ma'am Galang na Ning Galang. Si Pipay. Pipay, ha, mag-ingat ka palagi, Pipay. Ayan, shoutout sa iyo. Lang po natin yung ating pagkukuha ng ating itang kayo yung parang pa ay itang screw yun kuha ko tam yung dan ay kakay kami nga tayos screw yun itang pat kuha tam yung karol tan yan yapi yun ala kawari pat ka rin pwede naman kayong stainless yung ito mo iya kung patla pa nga yun eh. Tayos nga, palitan mo yung taram. Yay! Pampatuwi yan. Ay kaya, palitan mo yung ketang kayo, tingkit. Tang cutting disc. Ating cutting disc yan. Ayan, bali yun na lang po ang ating lalagyan na screen dun po sa kabila. Tapos yung downspout na lang po ang ibubutas natin. Ayan, tapos ipapakita natin yung ating screen. Kung paano natin nilinagay. Ayan. Inipit na lang po natin siya ng liso tapos nakaribet siya sa gilid, no? Ayan. Meron po siyang screw ay ano, screen. Hindi po siya basta-basta makakapasok po yung dahon. Halimbawa, kung mahangin, lumilipad, hindi na po siya makakaano dito, mga katrabaho, makakapasok, no? Ayan, ganyan po yung ating paglalagay ng ating screen, no? Tapos nakaano na lang siya rito dito, hindi na natin siya i-rivets dito sa may gutter para hindi na lang makikita yung ano. Para kung halimbawa gusto mo siyang tanggalin, iaangat lang naman siya. Kumbaga ganoon lang siya, makikita mo na yung sa loob. Kung may biglang may pumasok man, matatanggal mo pa siya, mga katrabaho. Kaya ganoon lang po ating ginagawa. Hindi naman po siya nakikita sa baba. Ayan. Pinakaipas. Bubong, no? Nakakatrabaho yung taas po ng bubong. Ito na yung naunan natin na lagyan, no?
Tapos dito sa baba naman, ito. Ito, meron na rin siyang screen na ilagay na rin natin. No? Paano natin siya linagay, kaya kaya po rin mapipirat, ha? Ayan, ayan po yung ating ano, pagkakalagay ng ating screen. Sigurado hindi na po makakapasok yung ibon dito. Isa pa, pinakasuporta natin dito yung mga ibon na yung mga pipit, no? Yung mga ano ba tawag to sa Tagalog, yung denas sa Kapampangan. Ayun, hindi na po sila basta-basta makakapasok dito pag una ilagay natin yung screen na yan. Hindi sila makakapagawa ng pangitlugan nila o yung kanilang sa, ano ba tawag sa Tagalog yung ano, sale. Sale na lang sa ano, sa Kapampangan yung sale. Ewan ko sa Tagalog, pugad. Pinakapugad nila na hindi sila makakapag ano. Oh, ayan po si Roldan na tapos yung ating flashing, ayan, naglagay na rin tayo dito. Tapos mas maganda rito, Ma'am Galang, ang paggawa nyo rito, ayan, ayan na po yung ating flashing, yung pagkakalagay niya. Ayan, nakasilant na rin siya, no? Naglagay na rin po kami ng sealant sa mismong sa wall, no? Tapos ito ay re-rivets pa rin yan, ayan. Ayan lang namin ni-rivets para, kasi yung pinagpakuan masyadong malayo doon, dapat dito sana yan. Kaso wala siyang pagpakuan, kaya doon na namin linagay para hindi rin siya maangat. Kaya sinuportahan na lang natin siya ng rivets dito sa bandang ibaba, no? Ayan. Kaya lahat po ng ano, nailagay na natin yung plastic dito. Yung inyong natatanaw, mga katrabaho. Ayan. Tapos dito, naka... Ayan, kahit papano, pino-45 pa rin natin kahit sa ibabaw lang ng yero siya. Para magandang tignan pa rin, oh, mga katrabaho. Ayan. Tapos yun, ayan na po yung ating naging flashing doon. Ayan. Tapos ito, Ma'am Galang, itong pinaka-wall nyo na to, mas maganda, ay pa-waterproofing nyo na rin, no? Waterproofing. Para kahit nabugin man siya ng ulan, hindi po siya tatagos sa loob, no? Kahit na nakapalitada na siya, mas maganda waterproofing nyo pa rin yung... advice ko lang po sa inyo para sigurado na po kayo na hindi siya tatagas sa loob, no? Hanggang dito lang po. Ipa-waterproofing nyo hanggang dito. Ayan, saklawin nyo lang to. Yun po yung ating gagawin. Oh. Ayan na yung ating flashing. Tapos dito, iikutan natin ang isa-isa para alam lang ni Ma'am Galang. Oh. Ayan po yung ating flashing, nakalagay na rin ho. Ayan. Ayan, ha. Para kita ni Ma'am Galang, kasi yun ang request na gusto daw niya ano, kung nailagay na yung flashing. Ayan, oh, nakalagay din ho rito. Hanggang doon. Oh, ayan, ho. Oh. Ayan lang, yung iba rito, wala pang pako. Baka makalimutan. Ayan, oh, naka-flashing na rin ho yan hanggang doon. Kaya alam, medyo nayupi dahil oh, pinukpok natin, hindi na siya lumapat, no? Ayan. Tapos dito, meron na rin po siyang flashing dito. Ilagay ko na rin no kahapon. Ayan. Nakakanto, ay naka 45 din siya. Tapos nakasilan. Ayan. Dito rin, ayan. Tapos ito, nakalagay na rin. Tapos ito, mga katrabaho,
Linagyan ko na rin siya ng sealant na pang suporta kasi manggagaling siya dun sa taas na ito, manggagaling siya dito yung taas ng tubig. Eh gawa nung ito ay talagang tinamaan po yung ating groove. Ito nakikita nyo itong groove na ito, tumama po dito na ano siya, na natabas siya rito, nakat siya. Kaya kung hindi na nilalagyan ng sealant rito, yung tubig sigurado papasok pa rin, mababasa at magkakatulo po dun sa loob, no? Eh ang ginawa natin ngayon ay isisilant na lang natin siya rito, diretso ron. Ay yung tubig dito na lang siya dadaloy, no? Dito siya dadaloy, yan ha. Dito po yung dadaloy yung tubig pababa, mamiga lang. Tapos dito kahit na may butas naman ho ito, ito wala na rin to. Diretso pa rin yung tubig doon, wala na ho tayong magiging problema na mamiga lang. Ayan. Dito naka 45 na rin siya. Ayan, pina 45 ko na rin siya. Hindi po yung baril na pumuputok yun, ha? 45. Baka kala nyo yung 45 ano. Tapos dito, ganun din ang ginawa natin. Nagpa-sealant na rin tayo. Nag-sealant din po ako kahapon. Gawa nung yung pinagpakuan natin, hindi siya tumama dito, no? Sa mismong taas ng ating groove. Ito, yung pinakamataas. Nandun po yung pinaka-groove. Eh, kailangan pakuan natin to nasa gilid. Pag o dito natin siya pinako sa bandang gitna, aangat po ito mga katrabaho. Ito, yung pinakalabi na to ay aangat yan. Kaya dapat dito natin talaga siya dapat pakuan. Hindi po siya pwede rito. Pag pinako natin dito, sigurado aangat to. Kaya sinuportahan na rin natin siya ng sealant mula dito hanggang dito sa baba, hanggang dun po sa taas, no? Ayan. Ito na lang ang ating ginagawa ngayon. Lalagyan natin siya ng takip na lang dito sa dulo. Kailangan natin lagyan pa rin ng takip, no, mga katrabaho. Yan, iniikutan lang natin para makita nila. Yan, yung panghuli, yun na lang po yung ginagawa nila doon. Ano na lang po sila, sulan. No? Yan. Tapos done. Dito tayo, ha. Yung ano, pag natapos na yan, sealant nyo na muna lahat to, no? Pag naubos yung sealant, dun kayo sa kabila. Ayan, tignan natin yung kanilang ginagawa para maano rin yung pipili ng pagkulad. Yan ang lang, bago na kayo lumipad doon, punasan nyo na muna to na para wala na kayong babalikan dito. Tapos ito, rivets na rin to tsaka sealant, no? Para ano na rin dito, wala na tayong babalikan. O, yan po yung ating nalagay na butas habang hinihintay natin si Tato Jojo. Ayan, o. Tawag po dyan ay bukelya na walang ilaw. Bukelya ang tawag sa mga linalagay na ganyan. Tsuka rin Jay, kaya tang kaikar bila yan, kanya na mumuwenta na. Tapos yun mo, punasan nyo na muna to, punin nyo na lang palkyat, tapos dukotin nyo na lang, pagpag nyo na lang doon sa nababa, tapos punasan mo, ha. Ayan, pinapasilad pa rin natin yung sa ilalim ng ano. Kasi na-experience ko mga katrabaho, kung minsan dito pumapasok yung tubig, kung minsan nag-aano pa rin siya, kagad nagkakalawang siya dahil may pumapasok na tubig din dito. Yung dumadaloy dito, tapos sa papasok siya, pupunta ron. Kaya ang ginagawa natin, pinasilad ko na ngayon. Otan, tara, ituro ko muna yung ano, kung mamaabutan nyo mamaya. Yan po, nakita nyo na lahat ng ating nagawa. Ngayon, ito pala, pinupunas pa rin natin ng kaunti yung mga buhangin na ano dito, dahil gawa nung nag-grind po tayo dito, mga katrabaho. Ayan. Kumbaga, yan, pinupunasan na natin para mabawasan lang po yung alikabok, no, o yung mismong buhangin. Ayan.
Bali, hindi naman po natin ihuhulog dun sa gutter dahil nga po ay gawa nung ano na siya, na nalinis na rin siya. Kaya kumbaga binabawasan lang natin, hindi naman talaga totally. Pag umulan naman po yan mga katrabaho, aagos at aagos naman po yan sa baba, no? Kaya lang maganda, kahit papano ay dan dito kulang pa yung pako nito, oh. Dito ah. Ayan. Dahil yung sinasabi ko palang gutter doon, baba mo na. Tapos gawa mong, gawa yung takip yun ha. Gawa mong takip na. Yung ginawa ko doon. Gayahin mo yun ha. Ayan, pag po yung alikabok na yan, kaya lang, mas maganda talaga tanggalin na rin natin, bawasan na rin natin yung alikabok para hindi naman po siya ano, masyadong maruming tignan. Kaya maya-maya po ay papupunas natin yun doon sa dalawa, kay Roldan at saka ho kay Jay. No? Maraming salamat po sa mga laging nanonood po sa atin sa ating pagbablog dito sa bahay ni Ma'am Telma, ay ni Ma'am Telma tuloy, ni Ning Galang. Yun, meron pa po tayong gagawin sa kanya, yung gagawin po natin dahil wala na daw siyang ibang nakakausap na gumawa, kaya pinaano na rin po sa atin yung kanyang ano, yung garahe, na tayo na rin daw po ang gagawa dito sa mismong garahe. Ayan, bububungan na rin natin to. Sige, pumayag na rin po ako ito, bububungan natin. Bali, tayo na po yung ano dito, magpa-trusses mismo sa bahay na, dito sa mismong garahe na ito, mga katrabaho. Bali, ang gagamitin po nating materialis dito ay mga I-beam, ay mga, oh, ay C-channel, tsaka tubular na 2x2 ang ating gagamitin dito. Ayan. Siguro ang simula po natin dito sa ano na, next week na ho tayo, dahil marami pa ho tayong ano gagawin, may gagawin ko muna po yun sa Mabalacat, tapos i-check ko pa yung ginagawa nila dito sa ano, sa Sanon Banyo, yung pavilion, no? Yun po yung ating ano, siguro titignan ko muna yung schedule natin, mga katrabaho. Kaya ayan. Ayun, meron pong dalawang ibon doon na lumilipad na bato-bato. Ayun, oh. Ayun, lumipad yung isa. Oh, lipad. Dalawa na. Puntahan natin yung dalawang ibon na mag-asawa. Ayan.
Ayan, manggala, nandito na po tayo sa kabila. Ayan, tapos na po yun doon. Dito, maglalagay na po tayo ng mga screen dito. Ayan, pinapatanggal na natin yung alikabok, no? Yun doon, Tato Jojo, punasan mo na yun doon sa kabila. Pagkat ka na dyan, no? No, yung may mga ano kasi, konting ganito, oh. Pasok mo na lang yung motor, oh, para ano, di na oh, mga katrabaho, tanggal dyan. Dan, ito, baba mo na ito, Dan, oh. Ito, bago nyo na, ano, para na. Pero, may basahan dito. Kung meron ka basahan dun, dala ka pa sa. Oo, oh, kunan na, para ma. Na? Ayun na, may basahan naman dito. Pero, mas maganda, maano, tanggal lang ngayong alikabok. Ayun po, mga katrabaho, tanggal dyan po yung ating trabaho dito kay Ma'am Galang. Pero, next week, trabaho po tayo dito sa baba. No, yung pong garahe nila, yun ang ating gagawin ngayon. Ayun po yung gagawin pala natin sa next week, hindi ngayon. No, sa susunod na po pala yun. Sige po, maraming salamat po mga katrabaho sa inyong pagsubaybay sa ating pagod ng news sa ating ginagawa. Dan! Dan! At ito, sealant mo rito. Na. Ito. Sealant mo na rin yan para manan na ito. Bili kayo ng ano. Sealant na kay Duravlax, ha. Dito lang sa highway. 120 lang doon. Sige po mga katrabaho. Tanggal dyan. Okay mga. Okay, game. Para ako nakikipagtaguan. Game na. May game na. Ayan, hanggang dito po yung ating naging trabaho dito sa bahay ni Ma'am Galang. Yung ginagawa nating yung kinawa nating bubong sa kanya, no? Yung kanyang project dito sa kanyang paggagawa sa ating ay sa kanyang bubong. Kaya maraming salamat, hindi po tayo pinabayaan sa ating pagtatrabaho sa buong alos dalawang linggo natin ginawa siya. Kahit pa paano hindi po tayo na salamat po muli sa inyo.